Maganda rin pala talaga yung laro na to. May ilalagay akong redeem code dito. Baka sakaling hindi nyo pa nakukuha. Pero hindi muna, ito yung pag-uusapan natin. Kung isang araw lang kasi ulit ako nag-online, wala nga kasing signal doon sa amin. Tapos nabasa ko yung issue, huwag ka nalang mag-date ng walang pera. Sabi ni Miu. And then, ang daming naka-misinterpret. At lalong nag-trending na naman yung topic dahil sa statement ni Rendon na kung pangit ka, ikaw talaga yung magbabayad. Unfair yun kung pangit ka na nga tapos ikaw pa yung ililibre. Basta ganun yung statement, di ko na itutuloy dahil sa mga bad words. Ngayon, kaya ako ginawa yung video na to kasi ang dami pang nag-upload ng content tungkol dito. Akala ko tapos na, pero naisip kong timely nga rin pala yung topic na ito. Parang may naaalala na naman ako last year na nag-trending dahil sa pagkukunwaring pagkakaroon ng alpha male mentality daw, parang ganun. So, dadagdagan ko lang ng onte. Hindi naman din tayo lalayo sa topic. Kalma lang tayo. At wala namang maaayos na usapan kung idadaan sa yabang, sindak o galit. Umpisahan natin sa huwag kayong makipag-date sa taong walang pera. Dapat siguro palitan natin sa huwag kayong makipag-date sa taong walang ambisyon o yung taong wala man lang drive o initiative para makapag-provide ng mga needs ninyong dalawa. Kasi tignan nyo, si Rendon nga dati nung naglalabas pa ng motivational speech, di ba? Sinasabi na magsikap para sa mga goals. Basta ganun yung thought. Tapos iwan pamilya, mga ganun-ganun. Tapos ikaw, nakipag-jowa doon sa taong wala na ang pera, walang goals, hindi man lang makaramdam na naghihirap ka na nga sa pagtatabaw at lahat-lahat. Tapos andun lang yung jowa mo. Tumatambay, naglalaro lang ng ML, naglalasing, tapos siguro ang nakakainis, may gana pang magalit na wala daw siyang pagkain. Pumapahay kayo sa ganun? Well, oo, syempre, siguro hindi mo naman ma-expect yun, diba? Naiintindihan natin. Sa una, kapag nanliligaw pa lang, sasabihin ka ng mabubulaklak na salita, diba? Guilty. O kaya, alam mo na yung sitwasyon pero patuloy ka pa rin umaasa na magbabago. Eh, bakit naman kasi ginawa mong misyon na tagabago ng buhay ng ibang tao, diba? Eh, dapat nasa tao o nasa atin mismo manggagaling yung kagustuang magbago, lalo na at para sa ikaw, bubuti rin lang naman natin yun sa uli. Napaka-komplikado, diba? Dadagdagan ko pa. Kasi hindi rin natin maaalis yung posibilidad na paano kung sa kaka-provide para sa inyo ay nagkasakit yung partner mo o may matinding pinagdadaanan kaya hindi nakapagtrabaho at wala nang maibigay sa inyo. Hindi naman niya ginusto yun, diba? So, yan din yung isa sa mga sitwasyon na masusubok yung pagmamahal din niyo sa isa't isa. Nagbigay lang ako ng mas malalang sitwasyon or example para mas ma-emphasize natin yung idea na dapat sana kung maaari handa ka muna bago sumabak sa relasyon o kaya naman handa ka rin palagi na sana kaya mo rin mag-provide, hindi yung aasa ka lang sa partner mo. Tapos magbibigay pa uli ako ng isa pang sitwasyon. Hindi rin kasi natin uli maalis yung posibilidad na madami kang pera kaya this time naghahanap ka lang ng tao mamahalin at makakasama lang. Dapat yung pidiin mo ay yung taong may papahalaga sa pera, yung binavalue yung kahit maliit na halaga kasi kung hindi, uubusin niya lang yung yaman mo sa isang iglap. Kahit gaano kalaki pa yan, usually mararamdaman mo naman agad yun. May ibang tao na napakasimpleng regalo yung binibigay pero tuwang-tuwa. And then meron naman yung binigyan mo na nga, magre-reklamo pa kung magagalit na kulang o kaya maling-mali yung kulay ng sapatos o kung pagkain maling flavor yung na-order. Wala man lang konsiderasyon sa effort mo or sa ibang tao. Isa pa pala, alisin na natin yung pagpuna sa itsura kasi kahit gwapo o maganda man yan. Kaso kasing ugali niya yung masasamang example na nabanggit ko. Kawawa ka lang talaga. May tao naman na kahit walang pera pero gumagawa ng paraan. Masipag, magaling dumiskarte o kung ano man. Kasi in the end, ang iniisip natin pagdating sa relasyon ay yung kinabukasan naman ninyong dalawa at yung pera. Magpakatotoo tayo. Importante yon. Hindi ka mapapakain ng literal na pagmamahal lang. Yun yung point, diba? Hindi naman natin minamaliit lahat ng walang pera. Hindi natin sinasabing wala silang karapatang magmahal. Mas ina-appreciate lang natin yung kahit na walang pera pero may pangarap at gumagawa ng paraan para maabot yung o kaya naman ayun nga, nagagawa ninyong magtulungan mga dalawa. So ayun po, no? Ang daming sinabi. Naglalaro lang. Pabalik na ulit ako sa mga ganitong contents paminsan-minsan. Kaso ngayon, mas maayos at healthy commentary na siguro. Yun lang, bye-bye. Peace out.